Hello po, Beth Trans again here, and today po, pag-uusapan natin ang ating part 2 ng ating pong Adjustment of Status tutorial. This is for K-1 fiancé of a U.S. citizen. Sa nagdaang linggo po, napag-usapan na po natin kung paano natin umpisahan ang ating AOS or Adjustment of Status. So ito pong pinapakita ko po is ito po yung mga forms na dapat nating i-fill out altogether when filing our AOS or Adjustment of Status para po makasave po tayo sa payment fee ng USCIS. So, tapos na po nating na-discuss kung paano i-fill out ang form G1145. Ito po ang e-notification of application or petition acceptance. Tapos na natin na pag-usapan ang I-485 cover letter. And also, tapos ko na rin pong naipakita sa inyo kung paano natin i-fill out ang form I-485. And today po, ang pag-uusapan natin is ang fourth topic, which is ang form I-864 or Affidavit of Support under Section 213A of the INA. Sa vlog po natin ngayon, pag-uusapan po natin ang form I-864, especially on how to fill out this form, at also kung anong mga documents ang dapat nating i-attach after filling out this form. So, let's not waste time and let's dive in on how to fill out our form I-864. Ito po yung itsura ng form I-864. Meron po siyang 10 pages and I'm trying to show you our page 1 of our form I-864. Alright, so ito pong naka-box, nilagyan po ito ni USCIS ng for USCIS use only. So, don't fill out this part. Next, meron din dito naka-note to be completed by an attorney. So, kung wala po tayong hinar na attorney, huwag po nating i-fill out ang part na to. Okay, so meron po tayong makikita dito ang start here, type or print in black ink. So, dito po tayo mag-uumpisa sa pag-fill out. In filling out this form, kailangan po natin gamitin ang ating black ink pen. For part 1, item 1, write the sponsor's full name, capitalized it, and see example as shown. So, pinapakita ko po dito na lahat po ng letters po ng petitioner ko or yung hubby ko po is naka-caps lock. For items 1A until 1F, you only need to choose 1. So, sa case po namin, ang petitioner ko po is nag-choose po ng 1A. I am the petitioner. I filed or I'm filing for the immigration of my relative. So, hindi po niya pinili ang 1B, 1C hanggang 1F. Kasi sa 1B po, alien worker petition. So, hindi po ako nandito para mag-work. At saka, ito na pong 1C, I have an ownership interest of at least 5%. So, hindi po ito yung reason. I am the only joint sponsor. Hindi po rin ito yung reason. Sa, kaya, ang pinaka-fit is I am the petitioner, I filed or I'm filing for the immigration of my relative. Kasi po, I'm already his wife. So, ito po yung pinaka-fit na sagot sa ating question in part 1. Alright, so kapag pipili po tayo ng option, use an X mark inside the box when choosing which from the options. So, katulad po ng ginawa po namin, instead of putting a check mark, dapat X mark po ang ilagay nyo po inside the box. Then, on 1B and 1C, you should write NA on big boxes provided. See example as shown. So, dito po, wag po ninyong kalimutan na lagyan po ng NA. At saka dito po, no need na po lagyan ng NA or pwede rin po lagyan ninyo ng NA as long as lahat po ng mga boxes kapag wala po kayong sagot, dapat lagyan nyo po ng not applicable or none. Okay, proceed na po tayo sa part 2, information about the principal immigrant. Ito po yung fiancé or ito po yung wife ng inyo pong
sponsor or petitioner. So, for me po, ako po yung principal immigrant. So, ito po yung ilalagay po natin in this part. For the part 2, the principal immigrant is the wife of the sponsor or petitioner. You should write your full married name. Capitalize all letters. So, example lang po ito nilagay ko dito na part. So, ang dapat nyo pong ilagay dito is yung apelido nyo po na married na po kayo sa husband ninyo. Tapos, yung given name nyo po and yun pong middle name nyo po. Yun po yung surname po ninyo nung dalaga pa po kayo. Okay, so let's proceed sa mailing address. For part 2, mailing address, ang item 2.A in care of name, you should write the name of your petitioner or spouse. So dito po nilagay ko po yung pangalan po ng hubby ko. But take note, capitalized po lahat ng letters po ng apelyido niya. Tapos, yun naman pong given name at middle name niya, yung first letter of the word lang po, yung capitalized. And then for 2.B hanggang 2.I, sagutan niyo po based po sa address niyo po dito sa USA. So, if wala po kayong province or postal code, huwag kalimutan lagyan ng NA. Okay, next is other information. Ito po yung last part po ng page 1 po ng Form I-864. So, sa other information po, this should be all about the wife's information or kung sino po yung pinipetition po ng petitioner. So, country of citizenship, kung saan po kayo nang galing na bansa. Date of birth, alien registration number. So, palagi na po natin itong sinusulat. Ito po yung A number na sinusulat natin sa form I-485. And then, USCIS online account number. Pwede nyo pong isulat ang none or not applicable. And then, daytime telephone number. Meron na po kayong US number. Much better po na yun po yung isulat nyo po dito para mas madali po kayong matawagan ng USCIS. Okay, now we are heading to part 3. Information about the immigrants you are sponsoring. So this is all about who the petitioner is sponsoring to. For item 1 until 3, the sponsor should choose yes on item 1 and leave the other options blank. So, ito po yung ginawa namin. So, I am sponsoring the principal immigrant name in part 2. So, yes po ang sagot natin dito. So, ako po yung name na nilagay niya po doon po sa kung sino po yung i-sponsor niya. So, dapat yes po tayo dito sa number 1 and leave blank po ang number 2 at number 3. Now, for information about family member number 1 until family member number 5, write NA if the immigrant has no kids. So, dito po, dahil wala po akong anak, I'm purely single, at saka bubuo pa lang po kami ng mga anak. So, wala na pong dapat ilagay dito na family member kasi ako lang po mag-isa yung i-sponsor niya to come here in the US. Not unless kung may kito po kayo, so dapat i-include nyo po dito kasi nakabanggit dito sino po yung mga i-sponsor niya for immigration. So, number 1, yes, ini-sponsor niya yung principal immigrant na naka-indicate yung name sa first page po ng atin pong form I-864. And this part, ilagay nyo po if meron po kayong anak. If you're a single mom, lagay nyo po dito family member number 1, name po ng anak ninyo. And if you have 2 kids, i-fill out nyo lang po dito. And if you only have 1 or 2 kids, make sure sa family member 3 hanggang family member number 5, lagyan nyo po ng NA lahat. Okay, so this is the last part of part 3, information about the immigrants you are sponsoring. So dito po, dapat i-indicate po ng petitioner kung ilan lahat ng persons yung ini-sponsor niya to come here in the US to live permanently. So, dahil ako lang po mag-isa, so 1 lang po yung nilagay namin dito. Okay, so in this part po, since
Form I-864 is a form po na dapat ang ma-fill out is yung petitioner. So, if yung petitioner nyo po is busy, so pwede din po yung wife ang mag-write ng all of the required informations in this form. But, it would be better na si petitioner po ang mag-fill out. Anyway, let's dive in to our next part, which is the part 4, information about you, which means it talks about the sponsor. So, sponsor's full name. So, kinapitalize ko rin po lahat. Middle name, given name, family name, capitalize po lahat. And sponsor's mailing address. So, huwag kalimutan po na kapag meron po kayong nabasa in care of name, kapag mailing address mong pinag-uusapan, still, yun po yung name po ng petitioner. So, this is the sponsor's information. So, dahil siya po yung makaka-receive po ng mail about the sponsor or ito po yung petition na pinifill out po niya. So, in care of name, dapat siya din po ang nakalagay dito. And then, just follow what are the required informations needed, street number and name, fill out niyo lang po hanggang 2.I or ito po yung country. And always remember, pag walang province or postal code, just write NA. Okay, dito po sa part 4, item number 3, read the instruction carefully. So, ano po bang nakalagay dito? Is your current mailing address the same as your physical address? So, dapat kung yes po ang sagot ninyo, huwag nyo na pong i-fill out itong sponsor's physical address. Kasi same lang naman, di ba? But if no po ang sagot ninyo, you will need to answer item 4.A hanggang 4.H. Pero if you have the same mailing address as your physical address, so no need na po na sulatan po natin ang sponsor's mailing address. Okay, so nakikita niyo po, nilagyan ko po ng NA lahat. Next, other information. So this is all about sa petitioner pa rin po. So, country of domicile. Ibig mong sabihin, ano po yung country na they are thinking it's their home country. So, dahil dito po siya nakatira his whole life. So, United States po yung country of domicile niya. Tapos, date of birth, city of birth, state of birth, country of birth. At saka, take note lang po, in writing all the informations in this form, dapat wala po kayong error. And for item number 10, US Social Security number. So, dapat po yung ilalagay po nating SSN dito po is dapat wala pong mistake dahil an error will, you know, ito po yung dahilan kapag meron pong error, meron din po tayong problema sa atin pong petition. Okay, so proceed lang po tayo. Just answer ano po yung citizenship or residency and then sponsor's A number. Hindi po siya alien na tumira dito as immigrant. Dito po talaga siya nakatira. Dito po siya pinanganak. So, none po yung nilagay namin dito. And also, USCIS online account number, none pa rin po. And dahil po hindi po siya US Armed Force. So, ang sagot po namin dito is no. So, kung ang inyo pong asawa is Armed Forces po ng US, so, piliin nyo po ang yes, but in ours po, it's a no. Okay, so let's proceed to part 5, sponsor's household size. So, yung fiancé ko po, I mean, yung hubby ko na po ngayon, nakatira po siya sa kanya pong own apartment. So, hindi po siya nakitira kasama yung kapatid niya or nakitira kasama yung parents niya. So, he is living alone by himself. So, dito po, meron pong katanungan kung gaano karami ang mga tao na nakatira po sa isang bubong. So, dito po, person you are sponsoring is
in this affidavit. So, mag-isa lang po ako. So, nilagay po niya 1. Tapos, yourself. So, nilagay din niya 1. And the rest po, hindi na po ito applicable sa kanya kasi wala naman pong ibang tao na nakatira sa loob ng bahay namin. So, 0 po lahat ang sagot niya sa ibang katanungan. Take note in answering po, dapat po ang isulat niyo po kung wala po o wala pong ibang tao po sa bahay ng mister ninyo, huwag niyo pong isulat ang NA. Dapat digits po or numbers po yung isusulat dito as sagot. So, dahil isa ako sa ipipetition niya, tapos mag-isa lang siya sa bahay niya. So, yung total household size niya is 2 lang po kami. Alright, so let's proceed sa part 6, sponsors, employment, and income. So, for part 6, item 1 until 7, basahin niyo pong mabuti ang lahat ng mga katanungan. And then, dapat po ang sponsor po should provide his or her required employment information. So, dito po meron po tayong babasa, I'm currently employed as A or N. Tapos dito po, ilagay niyo po dito ang job title po niya. So, dapat kung employed po kayo sa isang company, put an X mark inside the box. Pero kung hindi po kayo employed ng isang company at meron po kayong own business, so dito po ang i-X niyo po, ito pong box po sa item number 4, self-employed. Okay, now, kung kayo po ay employed sa isa pong company, isulat nyo po dito ang name po ng company or ng employer ninyo. And for name of employer number 2, kung wala na pong ibang pinapasukan na work ang hobby nyo, isa lang po yung work niya, isa lang po yung employer niya, so write none in this part or item 3 in part 6. And then dahil po, yung hobby ko po is employed in a company, hindi po siya self-employed, wala po siyang own business. So, nilagyan po namin dito ng NA, not applicable. Okay, let's proceed sa item number 6 until 7. So, sa retired since, so hindi pa po siya retired, so nilagyan po namin ng NA. At hindi po din siya unemployed, so nilagyan din po namin ng NA. Tapos, dito po sa number 7, my current individual annual income. So, ito po yung income niya last 2021. Example lang po yan. So, paano po namin nalaman na ito po yung annual income niya? So, all you need to do is get his latest IRS transcript. Ito po yung Internal Revenue Service. So, doon po makikita kung ano po yung income niya for the whole year. Okay, so proceed po tayo sa next part. So, for part 6, items 8 until 19, you are required to fill out this part if the source of your income is a combination of your personal income and all persons living within your household. So, if you fill out lang po ang part na to, kung ang inyo pong mister po ay meron pong kasama sa isang bahay, tapos po, yun pong nilagay nyo po na amount ng income dito is combined income po. So, dapat ilagay nyo po lahat ng mga persons po na kasama po niya sa bahay at ano po yung income nila. Tapos, dapat mag-match po lahat po ng mga incomes ng mga tao nakatira sa bahay niya sa income na nilagay po dito. Pero dahil po, siya lang nga po mag-isa sa kanyang bahay, wala pong ibang nakatira. So, NA po lahat ng sagot namin dito. At saka, we will proceed now sa next part ng ating form. Alright, so let's proceed sa continuation po ng sponsors, employment, and income. So, dito po sa item number 20, my current annual household income. So, ito po yung nilagay natin sa item number 7. So, dapat ilalagay din po natin dito. So, sabi ko nga, diba, kanina, dapat meron po kayong latest IRS para po, yun po yung basis ninyo sa pagsulat ng annual income dito. And then, in this part,
item 21, hindi po namin yan pinili. At saka leave blank lang po kung hindi po yan ang sasagutan ninyo. Tapos dito po, NA, not applicable po ang aming sagot. Okay, so let's proceed dito sa ibaba. So, meron nakasabi dito, Federal Income Tax Return Information. So, for Part 6, Items 23A until 25, ito po yun. You must have the latest 3 years of your IRS. So, ang IRS, ibig sabihin, Internal Revenue Service. So, dapat po, meron po kayong printed IRS for the last 3 years. So, example po, para po sa amin, dahil 2022 po kami nag-file, and then annual po yung IRS. So, kumuha po siya ng IRS 2021, 2020, at 2019. Ito po yung latest 3 years. And then, ang ilalagay niyo po dito is, noong 2021, magkano po yung income niya? Noong 2020, magkano po yung income niya? Yung 2019, magkano din po yung income niya? So, huwag po nating basta-basta na lang isulat na kung ano yung income niya for 2021, yun din po yung isusulat niyo noong 2020 dahil meron pong problema kapag ginawa niyo po yan. So, dapat meron po kayong at least 3 years latest IRS po niya. And then, okay, let's turn back to item 23A. Have you filed a federal income tax return for the most 3 years? So, yes po yung sagot namin dito. And then, for 23B, this is optional, but you need to provide this attachment para hindi po kayo mag-request for evidence. So, I have attached the photocopies or transcripts of my federal income tax returns. Ito na po yung IRS na at least 3 years na coverage. So, kahit po nakasabi dito, nakabanggit dito na optional, still provide an attachment para po hindi po kayo magkaroon ng request for evidence or magkaroon po kayo ng notice na RFE. Okay, so dito po sa item 25, leave blank lang po natin. Alright, so let's proceed sa part 7, use of assets to supplement income. So, ito po ay optional, but it's better po na ilagay po natin ang assets po para po yun pong income po natin na atin pong nireport dito is madagdagan po. At saka po, pag meron po kayong combination of income and assets, tapos yun pong total amount ng money nyo po in a year is good po to sponsor. So, there's a very good tendency po na maa-approve agad ang inyo pong green card application. So, what are we going to do in this part? So, for part 7, items 1 until 4, the petitioner should write any asset value he owns. So, ano po yung mga example po niyan? So, his house value, jewelries, golds and silvers, savings and checking accounts, etc. So, example po, dito po sa number 1, part 7, item number 1, enter the balance of all savings and checking accounts. So, example po, meron pong natirang $10,000. So, ilagay nyo po dito. And then for number 2, sabi po dito, isulat po natin kung ano po yung net na cash value po ng real estate holding. So, pag meron po siyang bahay, so ilagay niya po kung magkano po yung amount ng bahay. And then, dito naman po is cash value of all stocks. So, dito na po pwedeng maging nakapaloob yung mga gold, silvers, jewelry. So, ilagay niya po kung magkano po yung total ng lahat po ng items na yun at isulat po ang amount dito. And then, and number 4, isulat naman yung total amount ng mga assets. Okay, so proceed po tayo dito sa ibaba. Assets from Form I-864, Part 4, Item Number 3D. Kung meron po kayong nilagay na ibang kasama sa bahay, so need nyo po itong i-fill out. So since wala po siyang ibang kasama at nilagyan po namin yon ng not applicable, so dito po, not applicable din po yung sagot namin. Okay, so next, ito po yung last part po ng
Part 7, use of assets to supplement income. So for item number 9, add together lahat po ng income po ng mga additional assets from those household na kasama niya po sa bahay. So not applicable po dahil wala po siyang kasama sa bahay. So yung total value of assets niya is same lang po sa nilagay po namin sa first part po ng part 7. So ito po yung total value po ng assets niya. So that's it in this part. So dapat very careful po tayo in case po na needed mo po ipakita po yung mga proof po or evidences na meron po talaga kayong ganitong income. So all you need to do is be ready po ng mga receipts or any proof na talagang meron po kayong ganito kalaking assets. Okay, so we are now heading to part 8, sponsors, contract, statement, contact information, declaration, certification, and signature. So, meron pong naka-note dito. So, dapat basahin po natin itong mabuti bago i-fill out at magpirma si petitioner. So, read the penalties in this form IN-64. So, dapat basahin po natin. So, if your fiancé has the time to read, basahin niyo po lahat po ng mga nakapaloob dito. So, dapat basahin niyo po yung sponsor's contract. What is the legal effect of my signing dito po sa form po na ito? And then, what if I choose not to sign the form I-864? So, ito po yung pwedeng mga mangyari. So, ipabasa niyo lang po sa inyo pong husband. And ito po yung last part po ng part 8 kung saan pinapakita po dito ano po yung mga obligation niya at the end. Okay, so now we will run through the sponsor statement. So dito po, ito po yung applicable po na sagot niya. I can read and understand English, and I have read and understand every question and illustration in this affidavit and my answers to every question. So ito po yung pinaka-fit kung nakakaintindi po ng, you know, dahil di ba sila po yung native language pa nila is English. So, talagang nakakaintindi po sila. So, this one, 1B, wala pong interpreter at wala pong preparer's name. So, NA po yung sinagot dito sa 1B at number 2 at ito po yung sinagotan yan. Lagyan lang po ng X ang maliit na box. Dito po sa sponsor's contact information. So, dapat ilagay dito yung mobile phone number ng sponsor. Sponsor's daytime telephone number kung meron, and sponsor's mobile telephone number. So, kung ilan po sa, ano po sa dalawa, pwedeng magkapareho po yung isulat niya. Depende po kung gaano kadaming contact, you know, numbers ang pwedeng ilagay. And then, sponsor's email address. So, example po, ito po yung betthetrends2021@gmail.com. So, dapat ang gamitin pong phone number or telephone number at email address is yun pong active na makakatanggap po ng calls and texts and emails. Okay, so let's proceed in this last, you know, this is the petitioner declaration and certification, sponsor's declaration and certification. So, dapat basahin muna kasi yan naman po dapat ang ginagawa kapag meron pa tayong fini-fill out na form. Basahin. And ito po yung last part po na babasahin po ng fiancé nyo. And then, the next thing to that, the last part of part 8 is signature ng sponsor. So, sa item 6A, dito po isusulat ng inyong hubby yung signature niya at saka sa 6B, dito po isusulat kung kailan niya po nilagdaan ang form na ito. Okay, so now we are heading to part 9, interpreter's contact information, certification, and signature. So dahil wala pong nag-interpret sa pag-fill out ng form na to, so lahat po nilagyan po namin ng not applicable. So, not applicable lang po yung isulat ninyo dahil wala naman pong interpreter na hinar natin. Okay, so sa part 10, lagyan po natin ng NA, yung items 1A until
8B. So, dito po, lagyan natin ng NA hanggang dito po sa 8B. Yan, nilagyan po natin ng not applicable. Kapag ito po, ganito lang po kaliit na boxes, no need to write NA, leave blank lang po natin yan. Pero kapag ganito na po kalaki yung mga boxes, lagyan po natin ng NA. Okay, so this is the last part of our Form I-864. So, dito po sa Part 11, Additional Information. So, dahil wala na po kaming additional information na isusulat dito, so sa lahat po, nilagyan na lang po namin ng NA. And then, take note, ito po ay name po ng petitioner. So, write it all in capital letters. So, again, lagyan lang po natin ng NA ang lahat po ng parts na ito para po malaman po ng USCIS na wala na po tayong gustong isulat dito. So, nilagyan po namin lahat ng NA. So, ngayon po, dito na po tayo sa last part ng atin pong vlog. So, ano po yung mga attachment na dapat nating isabay in filling out the Form I-864? So, first po, proof of income and assets. So, yung proof of income po, di ba, nasabi na po natin na dapat meron po kayong at least 3 years na latest IRS transcripts. And then, ito pong proof of income and assets, pwede po yung mga recent receipts po ng mga items like kung bumili po ang inyong husband po ng bahay, di ba, meron naman po talagang proof na own po niya yung bahay at saka magkano yung amount. So, pwede niyo po yung i-photocopy at i-attach po sa Form I-864. And then, again, important din po na meron po kayong 3 years na IRS transcripts. And also, dahil this is attachment po sa Form I-485, so dapat meron pong proof of sponsored citizenship. So po, meron po siyang passport or birth certificate. Okay na po yun. And sa akin po, ang ginamit ko po is passport. And then for filing the AOS, dapat po yun pong sponsor. At saka yun pong principal immigrant, dapat meron po silang tigdalawang 2x2 photos. So sa photo po, dapat lagyan po ng pangalan po sa likod, wag lang just write it lightly para hindi po masira yung photo. At saka yung photo po ng fiance or ng wife, dapat lagyan na po ng A number. And then take note lang po that USCIS will require forms W-2 or 1099 from the sponsor or joint sponsor spouse if the sponsor or joint sponsor is married and filed their federal income taxes married filing jointly. So this is just applicable po kung married na po yung mga sponsor. Okay, so I guess that's all for our vlog. I hope po you will wait for our part 3, which is how to fill out the form I-131. And the last part is filling out the form I-765 or employment authorization document. So that's it for today. Don't forget to like, share our video, and also subscribe to our channel. Support us, guys. Have a nice day.